In this tutorial, didiscuss natin kung paano mag-conduct ng SEO audit. And napakagandang topic ito, lalo na if you want to specialize in SEO as a freelancer, o di kaya gusto mo magtayo ng sarili mong SEO agency, then dapat panoorin mo tong video na to. Applicable din to kung business owner ka and you want to, you know, SEO your own business, your own website yourself, or you have a team or employees, then marami ka rin mapupulot dito sa topic na to. Kukuha tayo ng mga checklist and then i-discuss natin isa-isa kung ano yung mga concepts behind it and paano siya nakakatulong when it comes to search engine optimization. What's up everybody, Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. So pag-usapan natin kung paano nagkakandak ng SEO audit. And this is a very interesting topic na ni-request ni Ronnie Zapanta. So Ronnie, salamat sa napakagandang suggestions. And as you can see, nilalagay ko to sa aking mga request and suggestions list. So kung meron kayong mga request na content na gusto nyong i-discuss natin sa channel na to, gawan ko ng tutorial, please feel free to do so. Kasi talagang kinocompile ko yan, nililista ko yan, lalo kung related sa digital marketing, no? Kasi gusto natin yang i-address at i-discuss para makatulong tayo sa iba pang mga nag-aaral when it comes to digital marketing. So back sa SEO audit. So iba-ibang mga companies, iba-ibang agencies, may iba-ibang mga workflows yan. So hindi yung kung may checklist ka na nakita, hindi yan one size fits all o one checklist o one format fits all. Iba-iba kasi ng processes, depende sa agency. Kaya I suggest kung ikaw yung gagawa ng audit as a perhaps a freelancer o kaya as an agency owner, o balak mo magkaroon ng agency, magtayo ng agency, i-customize mo yung format o yung checklist mo base dun sa mga needs mo at base dun sa workflow mo. And even if you do a Google search, makikita mo, iba-ibang companies, iba-iba sila ng workflows. Okay? So ginawa ko, nag-Google search lang din ako nung checklist. And ito yung napili ko na format kasi napakalinis tignan. Saka Google Sheets, libre lang siya. So anyone can access this, no? So yung mga crucial o essential part nung pag-conduct ng SEO audit, hindi yan nawawala, no? Nagbabago-bago lang yung perhaps yung position nito, no? Pero hindi nawawala yon. Ano yung mga nasa top niyan? Siyempre yung website speed, loading speed ng website, yung design and mobile responsiveness. Yung kung naka-install ba sila Google Analytics, sila Google Search Console, mga basic stuff yan, no? Yung overall UI and UX ng website in terms of desktop and mobile, kasama yon. Yung mga copywriting, very crucial yan. Hindi yan common na din i-discuss when it comes to SEO audit, pero I believe dapat yan tinatakil din. Kasama yan eh. Kasi you are already spending marketing o yung client mo will already be spending marketing budget para gawin yung SEO. So, you have to make sure na solid yung copywriting mo. Para lang pag nag-run ka ng paid ads o paid traffic sa isang landing page. Iba yung professionally written yung copy ng landing page mo sa bara-bara lang. Bakit? Kasi yung cost, yung conversion rate mo, makaka-apekto yan. At saka dun sa cost per lead o cost per sale, no, makaka-apekto yan at cost per conversion. So, ano pa ba?
yung mga typical, mga H1, mga H1, H2, mga H1 tags, meta titles, ayan. So dito, try nating isa-isahin, no? By the way, hindi ito step-by-step tutorial, no? Wala akong ganung time na kayang i-spend para i-step-by-step tutorial to. Kasi mahaba to, very comprehensive to. Kung iisa-isahin natin to na super comprehensive, na alam ko, gusto nyo na comprehensive, at ako rin naman, alam nyo naman, gusto kong nakapagbigay ng as much details as possible, pero aabutin tayo ng ilang oras. Baka mahina yung 3 to 4 hours dito pa lang. So, yep, so medyo hindi siya ganun kalalim, pero I will be explaining to you yung mga core principles behind this na pwede nyo ring tignan sa YouTube or sa Google search. I'm sure marami ng mga articles around kung isi-search lang yung mga sasabihin ko, no? So number one, nakalagay dito at the top of the checklist yung website speed, no? So si client, gawin natin example si Lamudi. Si Google, meron siyang binibigay na libre para matest mo yung site loading speed both sa mobile tsaka sa desktop, no? So i-load natin 'yan, no? Ayun, andun din yung mobile friendliness kasi karamihan na ng traffic ngayon hindi na galing sa desktop. Para sa karamihan ng verticals, no? Meron siyempre mga niches na medyo marami pa rin yung desktop traffic. Like kunyari sa mga IT, sa mga developer-related na mga services, siyempre, mga developers madalas nakatutok sa kanilang computer. Diba? Pero for majority ng mga niches, ang traffic sa mobile, mga 70 to 90%. So, kaya very important na nagpo-focus tayo sa mobile friendliness nung website. Kasi pag hindi, you will just lose the traffic o yung conversion rate mo nga, pababa. So same thing dun sa website speed kasi pagka yung load speed ng website mo is mabagal, every second counts dito, no? Yung bounce rate mo tataas. Anong ibig sabihin ng bounce rate? Yung visitor pumunta dun sa website mo pero nainip, natagalan siya, hindi na siya nagkaroon ng chance na pumunta pa sa ibang let's say pages o gawin yung call to actions na gusto mo sanang kunin niya. Kasi wala, nag-bounce na siya, no? And very short yung attention span ngayon ng mga users, mga website visitors natin. Kaya kailangan, you have to make sure na mabilis yung load speed niya. Ano yung mga pwede mong gawin para i-improve yung load speed niya? Number one, kailangan mong ayusin yung hosting. So walang remedy dyan. Tanong mo kung ano yung ginagamit ni client na hosting. Baka namang GoDaddy o HostGator. X mo na kagad dyan, no? So, pangit siyang... I'm sorry sa... kung meron gumagamit ng HostGator o GoDaddy dito. Pero hindi talaga siya recommended. Kasi mabagal siya. At kung pupunta ka naman sa higher tier na pricing niya, mahal naman, no? Hindi siya cost-effective. Ano yung magandang gamitin? Cloud hosting. Diyan sila Cloudways. Kung kaya mong i-set up yung server, direkta ka na. Sila Vulture, diyan sila UpCloud, no? Ano pa yung magaganda? Sila AWS, syempre, DigitalOcean, Vulture, Hetzner. So yan yung mga I really recommend using cloud hosting lalo na for clients, no, kasi napakabilis ng at napaka-reliable ni cloud hosting. O kaya kung gusto niyo ng shared hosting or at least VPS, pwede, no. Si SiteGround maganda siya. Medyo may presyo lang din siya pero very stable naman si SiteGround. So yun, you have to understand na every second counts, every second na late maglo-load yung website, tataas yung bounce rate at yung potential na conversions na
should have happened dun sa website. By the way, balikan na natin to sila Moody. So kung makikita nyo, ayan, mabagal siya dun sa mobile, no? 52 lang yung score. Pero I think for Lamudi, meron silang mobile app eh. So, I would still optimize this kasi meron mga, hindi naman lahat merong mobile app. So, marami pa rin nakukuhang visits si Lamudi doon sa kanilang mobile. So, kung ako, I will try my best na ayusin yan sa backend, no? Ang worst case scenario sa isang website is pag yung kailangan mo nang buguhin is yung mismong CMS na gamit niya, no? Dahil o kaya yung theme na gamit niya, halimbawa kung WordPress, no, may mga themes kasi na mababagal, talagang wala kang mareremedyohan. So I suggest yun ang I mean kung yun ang problema, medyo madugo na yun, no? So depende na sa pag-uusap ni client kung okay kung gusto siyang baguhin yun. Pero kung na-sort out mo yung server, and let's say WordPress yung ginagamit na theme, you can do some tweaks, no? Andiyan sila WP Rocket para i-tweak yung, yun, kailangan minify yung mga JavaScripts, yung mga CSS, no? You can also use yung caching ni WP Rocket pag lazy load ng mga images, and marami pang iba, no? Ang favorite ko actually na ginagamit is si Lightspeed, no, in combination with EWWW o EO. So with that, ang nakukuha ko na result usually pag sa mobile, hindi siya bababa ng 86, 87. So usually mga 90 plus, no, sa mobile tsaka sa desktop. Around 93, 95, kanya, even 97. So yun yung mga simple tweaks, some of the tweaks that you can do. Pwede mo nang i-Google search isa-isa yan, no? Hindi ko napapakita yung walkthrough o step-by-step tutorials kung paano sina-set up yan. Maybe on another tutorial, no? So, i-check natin to. Check natin si mobile friendliness. So, yung dalawa na yan, naka-under din yan sa UI, UX, eh, no? Resolve canonical issues. So, lalo na to pag medyo malaki yung website mo, no? Kasi nag-update si Google, I think, mga 2013, 14. No, merong mga pages na parang tingin niya duplicates yung content. So, pinipenalize niya yung website. No? So, yung pagka-resolve ng canonical issue, so itong si www tsaka si non-www o yung naked domains, may configuration kasi na kinagawa doon sa server side, no? Para sabihin kay search engine, dahil by default, karamihan www talaga yung naka-attach doon sa domain. So pag ginawa mo, pinili mo si naked domain, ang mababasa ni search engine is si www. W. So, kailangan mong sabihin sa kanya na, hey, ito yung actual na website. So, may redirect rules ka na ilalagay dun sa server para hindi siya maging canonical issue, no? So, ina-attribute niya, ibig sabihin, from here to dito, yung actual na website. So yan, let's put a check there. Sa mobile friendliness, by the way, nakalimutan ko, merong mobile friendliness test na libre, no? Type nyo lang yan sa Google. Ayan, pwede nyong gamitin din yan, no? Para i-gauge, i-measure yung yan. Input nyo lang, parang ginawa natin dito. Lagay nyo lang dito at itetest niya, no? So, makikita nyo yung mga parang ito, yung mga scores, mga analysis ni Google. Okay, moving on to the next. So, yung review 301, redirect issue. So, itong si redirect 301, kinoconfigure siya either sa server side, via HT access. O kaya may mga plugins na pwede kang
pwede mo i-install, lalo kung WordPress yung ginagamit mo, no? Install mo yan, and then ikaw yung magko-configure ng mga redirects. So, ginagawa to kasi para makompact mo yung link juice. Hindi siya nagli-link out o nag-flow dun sa mga pages na hindi naman dapat niya na paglalagyan ng link juice. So, typically, yun yung mga, let's say, 404 errors na mga pages, mga non-existent na pages. Kung medyo malaki kasi yung website, nangyayari talaga yan, no? Siguro kung 10 pages, hindi siya mangyayari. Pero kung hundreds o even thousands of pages yung websites, nangyayari yan. Nagkakaroon ng error. Minsan, pag-click ng, kahit nga sa search engine, lalabas, pag-click, nag-e-error. So, wala, blank yung lumalabas. So, yun yung mga hinahanap natin para ma-preserve natin yung link juice ng website at mag-flow siya dun sa importante na pages. So, i-check natin yan. Ayun, review any 404 errors. Ganun din yan. Yung 404 errors kasi, mga blank yan. So, i-redirect mo rin siya dun sa, halimbawa, halimbawa, gumamit ka ng web crawlers, no? Sila Screaming Frog, o kaya may mga plugins din sa WordPress na pwede mo install. Pero syempre, sila Screaming Frog, medyo mas comprehensive yung kanilang crawls. Lalo, ideally, pag talagang malaki yung site, no? Doon makikita mo lahat ng mga 404, lahat ng mga erroneous na pages, no? And again, same concept kasi broken link nga siya. Ayaw mo na masayang yung link juice sa kanya. So, i-redirect mo yung link juice doon sa other important pages. Okay? Sa schema, ayan, use schema. So, ito guys, kasi yung schema, opportunity ito na makakuha ka ng mas maraming real estate doon sa actual o sa organic search result, no? So, kung familiar ka kung Google Ads, yung ginagawa, meron doon mga ad extensions na pwede mong i-add, di ba? And yung pinaka-objective nun, sila site links, sila snippets, iba't ibang snippets, no? Para mag-expand yung real estate mo, no? So, same concept dito, okay, schema. Kaya mo nilalagyan yung website ng schema is para mag-stand out ka ba sa search engine, no? Try natin maghanap, no? Search natin, siguro Lamudi ulit. Alam ko na. Let's see. Condo for sale. Makati. Ayan, ito. Add extensions yan. Pati yan. Yung site link extensions yung mga yan. Yung nasa baba. So, si schema naman. Try natin maghanap. Eto, this could be a schema. Although hindi siya schema, no? Hindi siya actual na schema. Pero pag na-implement mo siya, FAQ schema to. So let's say na-implement ito ni Lamudi, no? So ito yung kanyang, let's say, yung result, no? Ganyan yun. Isang block yun na lalabas. Pakita ko sa inyo, no? Ayan yun. Isang block yan dahil meron siyang FAQ schema. At maraming klase ng schema, no? Ilang FAQ, but iba. Hindi na ako magda-dive deeper into that, no? Pero yun yung importance niya, di ba? So, kung mas malaki yung nakukuha niya na real estate, syempre, mas may dating, mas tataas. You can expect na mas tataas yung engagement niya, no? So, next natin. So, check na natin yung schema. Ito naman, XML, yung sitemap. Ito, crucial to kung malaki yung website mo. Meron ka ng hundreds of pages. Kasi, kumbaga, finifeed mo yung search engine na, hey, ito yung the most important pages nitong website na to. So, para makrawl niya ng maayos. Kung maliit lang yung website, 5 to 10 pages, 15, 20, baka hindi mo na nga kailangan to, no? Pero
siguro might as well do it na lang din para pag-practicean mo kung gusto mo. Pero yun, kasi makakrawl niya na yun eh. 10 pages lang. But again, try mo rin. Baka makaboost ng, ng SEO pagka ginawa mo yung itong sitemap, no? Pero ideally, para talaga siya sa malalaking mga websites. So next tayo, dun tayo sa robots.txt. So ito, itong robots.txt, pwede mo kasi diyang i-block yung mga websites, yung mga crawlers rather, na ayaw mo mag-crawl dun sa website mo. Isang reason dyan, kasi kumakain niya ng computing power. So, it can result dun sa downtimes ng mga websites mo. Kaya ako, from my experience, may mga certain ka na mga web na crawlers, web crawlers na dapat talagang binablock. Okay? Another thing is kung meron kang pinoprotektahan ng mga certain pages na ayaw mo maging public, so you have to also include that rule dun sa robots.txt file mo, no? Robots.txt file, rather. So yun yung importance niya, no? Okay? Check natin yan. Ang next is SEO-friendly URLs o yung mga tinatawag na permalink. Siyempre, yung mga, ito yung URLs, no? Kung pupunta tayo sa pages, let's say, ito. Ito yung mga permalinks, no? So, dito, naka-organize siya. Kung mapapansin nyo, yung tinype ko na keyword, andoon din sa permalink, no? O yung URL niya, no? Ayan, Metro Manila, under Metro Manila, Makati, and then condominium by. Ayan din yon, di ba? So, very important na hindi bara-bara lang o hindi mo hahayaan yung CMS o WordPress mo na pag salpak mo ng content, siya na manghuhula ng mga permalinks mo. May ginagamit na tools dyan. Pwede mong gamitin si All-in-One SEO, sila Yoast, no? Mga free tools para ayusin yan. And, meron palang, I think depende sa themes mo, yung WordPress may innate na pang-ayos ng permalinks, no? Yung mga permalinks na yan, no? Sila Yoast, tsaka si All-in-One SEO, hindi pala permalinks. I'm sorry about that. Yung mga meta titles and descriptions, ito yung meta titles and yung meta descriptions. Yan yung mga inaayos niya. Tsaka yung mga OG images, no? Yung lalabas sa mga social media pag sinare yung URL na yun. So ito naman, reduce the size of images. So actually kasama to dapat dito sa website speed optimization. Pero again, hindi ko to workflow eh, no? So we are just using this as an example para madali yung discussion natin. Pero kung sa workflow ko, syempre lalagay ko siya under website speed optimization. Kasi yung images, yan yung pinakamalaking kumain ng data. At pinakamalaking, excuse me, pinaka-major cost ng load speed, pagbaga ng load speed ng isang website. Typical websites, usually kasi mas marami talaga yung text niya kaysa sa images, no? So, let's say blog siya, di ba? Konti lang yung images pero mas marami yung kanyang kilobytes na kinakain. So, ito medyo real estate kasi ito sila Moody, no? Kaya in this case, medyo even o baka mas marami yung images niya. So, pero yun, kaya mo ino-optimize yung images is para mabawasan yung load speed. So, bibilis yung website. So, paano ginagawa yan? Bago mo i-upload si images sa website, meron mga compress, no? Pang-compress ng images. Pwedeng sila smoosh pala. pwede mong gamitin yun, no? Image compressor. Type mo lang yan sa Google, no? Makikita mo yung mga compressor. Ayan. Pwede mong upload yung mga images mo and then compress mo sila bago mo i-upload dun sa website. Another thing na pwede mong gawin, may mga nag-offer ng libre, no? Sila Smoosh.
So, pwede mo yung gamitin, yung free plugin, although may medyo limited, so pang medyo maliit lang na websites yon. So, you can do the compressing inside the WordPress CMS, no? So, ano pa yung pwede mong gawin? Lazy load. May lazy load din sila Smoosh, no? Personally, ginagamit ko si EW o EWWW para i-optimize lahat yun, no? Yung lazy load, yung naka-CDN pa actually yung mga images ko para very fast yung pag-load niya anywhere in the world. So, since nasa images na tayo, medyo as many birds in one stone na yung gawin natin. So, for example, bago mo upload din si image, isang optimization, halimbawa ito, si SEO audit, kinopya ko, no? About dyan yung image mo and yung topic ng article o ng webpage mo, no? Make sure na i-add mo yung keyword na yan in this format. Okay? Kasi, importante na ina-add natin yung keyword dun sa image, no? So, kung SEO audit, ganito ko siya susulat. SEO so, dash audit. So, bago ko pa yan i-upload dun sa website, yan yung format niya. Okay? And yung alt text, lalagyan mo rin sa loob. So, research na lang kung paano siya ginagawa. So, importante rin yon. If you are doing, let's say, local SEO, checklist to para sa local SEO. So, tayo natin i-discuss lahat, no? Yung images mo doon, kailangan nakalagay yung NAP. Ano yung NAP? Yun yung name, address, and phone number. Napaka-importante niyan pagdating sa local SEO. So, pati yung images mo, nakalagay yan in a consistent format. So, kung nakalagay sa website mo, kung ano yung pagkakasulat sa website mo, yun din, ganun mo din susulat dun sa image mo. Ano pa yung ilalagay kung local SEO? Yung longitude and latitude. So, si clients, si local SEO client, ibibigay niyan yung address niyan. Yung verified na Google My Business listing, no? So, merong mga panghanap, pang-extract nung longitude and latitude, no? Lalagay mo lang yung address and you have to make sure na yung map, yung pin, para sa Google Maps lang, no? Nasa tamang posisyon. And then, i-extract niya yung longitude and latitude na pwede mong ilagay dun sa image. Sige na nga, pakita ko na nga kung paano. Like I told you guys, very comprehensive to, no? So, pwede niyong i-Google search na lang isa-isa. Kasi like ito, itong optimization sa image, isang topic na to, para pag-usapan. So, ganun siya ka-comprehensive, no? So, ito, in-open ko, again, ulitin natin, no? SEO. I-right-click ko yung image and then pumunta ako sa properties. Okay? And then, pupunta ako dito sa details. It's my practice na nirate ko pa nga yan ng 5. No? Natutunan ko yan sa isang magaling na local SEO. Sa provided sa training, no? Nagtatrabaho ako sa agency. No? Isa, I think, dati lawyer siya and then nagpalit siya ng line of job kasi mas okay yung kitaan sa SEO. Yun. So, dito sa details, yan, pwede mong palitan yung title. And then, sa comments, dyan nilalagay yung NAP tsaka yung longitude and latitude. So, that's one hack that I can teach you. Kung local SEO, no? Kung national o international SEO, hindi mo naman kailangan na gawin yan. Ito na lang. Okay na ito. And make sure to optimize and compress the image. And pag-upload mo, ayusin mo lang yung alt text. So, next. So, ang dami natin di-discuss.
alam ko, reduce itong image reduction lang, compression lang to, pero since ando na tayo, no, napakahaba kasi nito, guys, no? Tingnan mo, nasa preview pa lang ako. Pero nakakailang minutes na ba tayo? 30 minutes na tayo, hindi pa tayo tapos dito. So kung isa-isahin natin to, ayun, no, abutin talaga tayo ng minimum mga 3 hours. So medyo kumbaga overview pa lang to, no? Hindi pa to yung in-depth. So you can imagine, no? Yung sinasabi ko, no? So baka after nito, yung technical SEO checks, baka tapusin ko na lang to, no? And then tatry ko, include ko na lang to sa description box below so you can make it as your reference. Si lalo na si yung nag-request nito, si Ronnie. So I can just include this dun sa description box below. And kung medyo kaya mo naman mag-Google search, pwede mo rin i-Google search to, no? And Loganix local SEO checklist. So dun tayo sa next. So all location pages are linked to from a high level navigation menu. So again, since local ano to, local SEO to, yung mga location pages kasi important pages 'yan. Very important 'yan lalo sa local SEO. So gusto mo na doon siya sa high level navigation menu. Ano ba ibig sabihin noon? Yung sa navigation menu, kasama siya doon sa either primary o secondary navigation menu. And ako, nilalagay ko pa nga siya bukod doon, pati sa footer. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, majority ng backlinks na makukuha mo, sa homepage yan mapupunta. Okay? So, para maipasa mo yan, yung link juice niyan sa ibang pages, magli-link out ka ngayon ng mga pages dyan. Okay? So, since very important yung mga local pages sa local SEO, gusto rin nilang mag-rank yung mga pages na yon. And para mangyari yon, kailangan mapasahan sila, kumbaga maambunan ng SEO link juice, no? Kaya nila nilalagay yan sa high level navigation menu. And yun yung technical SEO reason. Second, syempre, user experience yan, eh. No, maganda na nakikita ng mga website visitors 'yan. UI and UX 'yan related. Na, oy, meron din sila dito. Ah, meron din silang location dito. Okay to, ah, parang dami ng location. So, parang established na yung dating, 'di ba, na company. So, as a potential customer, maganda 'yon. Maganda yung impact nun sa akin. So, 'yun yung isa pang reason. So, check natin yan. Ito, ensure your website offers good user experience. No? So, ayun nga, sinabi ko na, UI and UX. No? Actually, UI and UX under, etong website speed under yan ng UI UX, if you ask me. No? So, kung local SEO na website, mga basic, syempre, kailangan nandun yung mga important na CTAs. Yung mga, try mong isolicit na CTAs. Usually, pag local SEO, number. May number sa taas, sa navigation menu, somewhere here. Parang ganyan, no? Ito, may call to action. Parang ganyan na sumusunod habang nag-scroll yung visitor. At saka yung quote form na call to action. So sa lead, usually meron sa header, parang ganito, no? Pero lead form siya. Andun yung CTA. And then kapag nag-scroll si user o si website visitor, ideally, sumusunod yun sa kanya. Sa desktop at saka sa mobile. Sa mobile, usually sa footer siya nilalagay. Yung contact number at saka yung call to action sa... Teka, try kong pakita. Kung ito yung mobile, dito sa baba. Okay, drawing natin. Dito yan, meron dyan, parang ganyan. Yan, dito yung phone.
Sorry sa sa handwriting ko. So diyan yung phone number, basta diyan yung phone. And then dito yung isang call to action for the lead form. So yun yung mga ways na pwede mong i-optimize para lutang yung mga CTAs natin. Okay? Ano pa? And syempre yun na nga, kaya under si website speed. Syempre kung mabagal mag-load, ang pangit na user experience nun, di ba? Kaya kung blazing fast, okay kagad, nag-load kagad yung website mo para kay user, wow. Bonus plus, rather, plus points kagad yun when it comes to user experience. Itong, kaya ko sinabi na part ng user experience din itong, location pages, easily accessible ba yan? Nasa navigation menu. Kasi gusto rin makita yan ng mga potential customers. No? Kung di nila makikita yan sa homepage, parang that's a bad user experience, basically. Okay, next. Set up Google and Bing Webmaster account. Ano ba yan? Yan yung GSC o Google Search Console. So, basic naman yan. No? So, syempre, you have to make sure na nakaset na yung accounts mo. Like sa akin, ito, Google Tools. Nakalagay na lahat dyan, no, sa akin. Ready to fire na yan. Ready to fight na yan. Lagi. So, ito si GSC, no? So, i-install mo siya doon sa website para natatrack niya yung kung ano yung mga data points ng website mo when it comes to search engine. So, libre naman niya, no? So, ano makikita mo dyan? Yung mga keywords na nag-rank ka na, kung may nakakuha ka na ng mga backlinks, makikita mo dyan, mamamonitor mo dyan. So, and then, you can do certain optimizations base sa pag-interpret and analyze mo ng data within GSC. And by the way, naalala ko, that's also a very good topic to discuss. No? So, siguro, lagay ko na rin siya sa content sheet ko. No? Would that interest you kung i-discuss ko kung paano natin gagamitin yung GSC? To make adjustments, to make optimizations, SEO optimizations in particular sa isang website. So let me know in the comment section below. And lastly, so check na natin yan. Ito, set up si again, basic na naman si Google Analytics. Siyempre, gusto nating matrack yung mga nangyayari within the website naman. No? Kung ito si GSC, kung nangyayari dun sa SERP results, sa keywords sa tina-target natin. Si analytics naman yung nangyayari within your website. Okay? So parang on-page and off-page SEO, parang ganoon na lang yung isipin, no? If that helps. So lahat ng activities, if this is set up and configured correctly, lahat ng activities na nangyayari dun sa website mo, makikita mo siya. Kahit yung ultimong mga phone calls, phone clicks, mga submissions sa forms, makikita mo siya. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.